So ayan. Tapos na ang see. Hi everyone. Thank you for watching and I wish you could join me eating this pancake that I have just cooked. Okay, so ito yung tira namin kaninang umaga. Meron pang natira kasi madami eh. Tapos may ginawa ako na orange syrup. Gusto ko kasi yung hindi masyadong matamis na akma lang sa akin. Pinersonalize ko na lang na ginawa yung orange syrup. At masarap siya kasi medyo tangy. Medyo maasim-asim ng konti. Sana nga lang dinamihan ko. But I only piniga ko lang yung isang orange. Ano kasi pag homemade, hindi siya pwedeng magtagal. Kasi wala siyang preservative. So, yung tamang-tama lang na gamitin namin, yun lang yung ginawa ko. Ito yung matagal ko nang inaasam-asam na paano ko magawa yung binibili, yung kagaya nung in-order sa McDo. Kasi ilang beses ko nang nag-try, hindi ko makuha-kuha until I tried na gumawa ng mirin. Medyo siguro sabihin ko na mga 80% na nakuha ko. At na-try ko rin na bumili ng naka-box na basta na lang timplahan ng gatas o kaya tubig tapos iloto. Ang problema, masyadong matamis. High sugar content. Kaya ayaw ko yung ganun. Gusto ko yung kontrolado lang ba. Alam nyo, pag pumunta ako ng McDonald's, yan lang talaga. Yung pancake lang talagang ino-order ko. At kung available yan sa maghapon, pwede ko ring order ng tanghali at sa kagabi. Talagang it is my favorite. Yun nga lang, pag yung pancake very fluffy and very soft, kahit madami yung kainin, hindi ma-feel na busog yung tiyan. Kaya dito ko napagtanto, kaya pala sa McDo laging may kasama na scrambled egg or meat patties. Kasi ang protein, yun yung nakakabusog. Nakakabusog na lalo pag may taba-taba siya. Pero hindi naman maganda sa kalusugan yung maraming taba-taba. Siguro paminsan-minsan lang, okay lang. Pero pag yung lagi-lagi, nakakasama. Thank you.
Okay.